sa mga mahalagang kaganapan, mga isyung pinag-uusapan sa bawat sulok ng kapuluan. Radyo Pilipinas News Mission. Certified na nasa danger cruise ay maagang nagpatupad ang pamahalang bayan ng Santa ng preemptive evacuation. Ito ay matapos na voluntaryong lumikas ang ilang pamilya habang iba ay nakituloy na sa mga kamag-anak ang mga residente ng Barangay Tabukulan. Ang akbang ay dahil sa pangambang peligro dulot ng bagyong Ompong. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, ang barangay ay isa lamang sa mga island barangay sa lubhang naapektuhan sa mga bagyo. Kaugnay nito ay minomonitor na rin ang mga barangay ng Rancho, Kalumbuyan, Damay at Oribi dahil karaniwang na-isolate tuwing tumataas ang tubig sa dagat. Samantala, nakahanda naman ang 4,000 bags ng NFA rice para sa relief operations ayon sa PDRRMO office. Dito ay nagbigay pa ng pasiguro ng karagdagang bigas ang National Food Authority ng lalawigan ng Ilocos Sur. Malipot dito ang probinsya ng Ilocos Sur, Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas. Mula Ilocos Sur, dako naman tayo sa Ilocos Norte. Bawal magtinda ng alak sa buong lalawigan ng Ilocos Norte habang pinaghahandaan ang pagdating ng bagyong Ompong. Mula Radyo Pilipinas Lawag, may ulat si Edmar Ines. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Bawal na ang magtinda ng alak dito sa lalawigan ng Ilocos Norte batay sa executive order na ipinalabas ni Ilocos Norte Governor Annie Marcos. Nakapaloob sa executive order 439-2018 na pinirmahan ni Governor Marcos, kanyang itinag-utos sa mga stores, restaurants at bars na bawal silang magtinda na ng anumang uri ng inumin na makakalasing habang pinaghahandaan ang pagdating ni Super Typhoon Ompong. Iginit ng gobernador na paunahing sanhi ng away at hindi pagkaunawaan ang pagkalasing sa alak. Para maiwasan ang nasabing sitwasyon ay minabuti ng gobernador na bawal magtinda ng alak hanggang umalis ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Kasabay nito ay sinuspende ng gobernador ang klase sa lahat ng antas ng eskwelahan mula ngayong araw ng Huwebes hanggang bukas. Gayun din ang suspende na rin ang opisina sa mga pampubliko at pribadong ahensya at kumpanya bilang paghahanda sa paparating na bagyo dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nagsagawa na rin ng preemptive evacuation sa mga residente ng bayan ng Pasukin at Pagudpod na palaging nababaha tuwing may papasok na bagyo at malakas na ulan. Mula sa Lawag, Ed Marines, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Governor Amado Espino naman ay nagpatawag muli ng pulong para ho sa pre-disaster assessment sa mga miyembro ho ito ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para ho sa paghahanda sa bagyong si Ompong. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Leslie Gemino sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Muling nagpatawag ng pre-disaster assessment meeting si Governor Amado Espino III ngayong araw. Ayon kay Patrick Aquino, Officer of the Day ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, sa panayam ng Radyo Pilipinas sa Yuga, aniya biglaan ang pagpapatawag nito ng meeting kay retired Colonel Ochinbar Oro upang tipunin ng mga miyembro ng council bilang paghahanda sa bagyong Ompong. Ani Aquino, pupulungin ang Philippine National Police, Philippine Army, Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, Provincial Welfare and Development Office, Environment and Natural Resources Office, Agriculture, Engineering Support Staff, General Service Office. Layunin nito anya na ma-update tungkol sa bagyo at para may paliwanag na maayos ang mga gampanin para sa kalamidad. Dito rin anya malalaman ang instruksyon para sa deployment ng mga tao sa iba't-ibang ng mga ngailangan. Naka-preposition na rin ang mga rescue equipment sa Calesaw, mga Tarem, San Fabian, Bani, Agno, Mabini at Anda. Ang mga naturang bayan nakaranas noon ng matinding pagbaha sa nakalipas sa mga sama ng panahon na naranasan ng lalawigan ng Pangasinan. Manipod tayo Pangasinan, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas. Balita pa rin sa bagyo sa mga lalawigan, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa La Union, naka-red alert na bilang paghahanda sa bagyong Ompong, suspensyon ng klase sa lahat ng antas, ipinatupad sa lahat ng bayan at lungsod. Mula Radyo Pilipinas Agoo, may ulat si Maricel Fronda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Itinaas na sa red alert status ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa lalawigan ng La Union ang paghahanda sa bagyong Ompong. Patuloy ang monitoring at pagbibigay ng advisory mula at patungo sa mga city at municipal DRRMOs
sa pamamagitan ng La Union 911. Nagkansela na ng klase sa lahat ng antas ang lahat ng bayan sa La Union kasama ang lungsod ng San Fernando. Samantala, tiniyak naman ng PBRRMO La Union na nakahanda na ang mga evacuation centers at rescue teams sakaling muli itong kailanganin. Nakahanda ng 1,000 family food packs na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso para sa relief operation sakaling kailanganin din. Matatandaan sa nakarang habagat ay 8 barangay sa 5 bayan at lungsod ng lalawigan ang nalubog sa baha at isa rin ang binawian ng buhay dahil sa pagkakalunod. Ayon sa PBRRMO La Union, higpit ang gagawing pagbabantay upang maiwasan ang mas maraming buhay at ari-arian na maapektuhan ng bagyo. Pinaghahanda na rin nila ang publiko na lumikas sakaling kailanganin at tinayuhang huwag pairalin ng katigasan ng ulo upang makaiwas na rin sa mas malaking problema. Mali po dito ay Agoo La Union, Maricel Montemayor Fronda, Radyo Pilipinas. Lokal naman na pamahalaan ng Catanduanes ay tiniyak ang kahandaan sa posibleng epekto ng bagyong Ompong. Mula Radyo Pilipinas sa Virac, may ulat si Juris Alpapa para Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Catanduanes ang kahandaan ng lalawigan sa posibleng maging epekto ng bagyong Ompong matapos ang isinagawang emergency meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC kahapon. Alertado na ng DILG ang lahat ng MDRRMC sa 11 bayan dito at kahapon ay ininungkahi na rin sa mga alkalde na ihanda na ang mga evacuation center sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng DSWD office dito na may mga nakahanda silang substitute. Sinigaw din ng SFA na may sapat silang supply ng gas sa kanilang bodega sakaling kailanganin. Pre-positioned na ng 100,000 worth ng emergency medicines ang DOH Provincial Office habang naka-code white alert status na ang Eastern Bicol Medical Center. Patuloy din ang isinasagawang monitoring dito ng ating kapulisan pati na rin ng iba pang ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH at ng DepEd. Sa ngayon ay kanselado ang klase mula preschool hanggang high school sa buong lalawigan ng Catanduanes. Mahigpit na rin. Sa ating Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong tanghali, bayan, mga lokal na pamahalaan ng iba't ibang lalawigan sa reyon ng Luzon, puspusan na sa paghahanda sa inaasang pagtamaho sa lupa ng bagyong Ompong bukas. Iba't ibang sangay ng pamahalaan naka-alerto na at handa sa pagresponde sa pagtama ng bagyo. Pangulong Rodrigo Duterte nakatagdang pangunahan ng command conference kaugnay ng bagyong Ompong mamaya sa opisina ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Makabayan Block sa Kamara, pinangangambahan ang implikasyon ng ilalabas na executive order kontra sa inflation. Isa ho sa mga pinakamalaking business process outsourcing company sa bansa, nagbukas ng kanilang 19th na opisina sa Pilipinas. At sa ibayong dagat, U.S. President Donald Trump nilagdaan ang isang executive order na mapapaigting sa election security sa Estados Unidos. Mga balitang malinig at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas. Araw ng Huwebes, September 13, 2018. Live daw suma sa inyo mula ho dito sa Radyo Pilipinas 738 AM sa Metro Manila, ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. At kami po ang inyong mga tagahatid balita. Ako si Weng De La Peña. At ako po si Raisa Puno Diaz. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangungunahan ho ngayong hapon ng Pangulong Rodrigo Duterte ang command conference kaugnay ng inaasahang paghahagupit ng bagyong Ompong. Nagagarapin naman sa Operation Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, yan ho'y sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kinansela ho ang naunang naitagdang aktibidad ng Pangulo sa bataan bunsod nga ng pagpapatawag ng command conference ng Pangulo. Narito ang hatid na balita ni Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Aliwa sa dating nakagawian, hindi sa Davao magpapalipas ng kanyang weekend si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Special Assistant to the President Secretary Bongo, nais ng Presidente na dito sa National Capital Region tutuka ng sitwasyon ng bansa sa harap ng nagbabadyang pananalasa ng bagyong Ompong. Ayon kay SAPGO,
personal ding imamonitor ng punong ekutibo ang aksyong ginagawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaang may kinalaman sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente imposibleng maapektuhan ng kalamidad. Ngayong umaga ay kinumpirma ng Malacanang na pupunta ang Pangulo sa NDRRMC para makita ang ginagawang operasyon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para sa kailangan tulong ng mga kababayan nating dadaanan at maapektuhan ng bagyong Ompong. Isang command conference on Typhoon Ompong ang pinatawag din ng Pangulo na gagawin sa Office of the Civil Defense mamayang alas 3 ng hapon. Ngayong araw ay nakatakda sana magtungo ang Pangulo sa Bataan para sa test firing of Spike Extended Range ng BRP Davao del Sur, subalit kinansela ito dahil sa malakas na bagyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Samantala, nais ng Department of Interior and Local Government o DILG ang zero casualty o walang maitatalang patay sa pananalasa ng bagyong Ompong sa bansa. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, noong nakarang linggo pa binalaan ang gobyerno na hindi pangkaraniwan ang bagyo. Kaya naman hinikayat ni Anyo ang local leaders na tiyaking handa ang kanilang mga mamayan. Nagbabala rin ang kalihim sa mga alkalde na wala sa kanilang mga teritoryo sa kasagsagan ng bagyo. Sinabi ng DILG Chief na parurusahan ng gobyerno ang mga alkalde na wala sa kanilang mga bayan dahil ang mga ito ang chairpersons ng kanilang local disaster risk reduction and management councils. Umaasa naman si DILG Assistant Secretary Jonathan Malaya na nakapaghanda na para sa bagyo ang mga lokal na pamahalaan alinsunod sa OPLAN listo ng kagawaran. Si Senator Richard Gordon inalerto ho ang Philippine Red Cross sa pagpasok ng bagyong Ompong. Mula sa Senado, may ulat live si Sarina Lozuegro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sarina. Dick Gordon, ang Philippine Red Cross sa mga lugar na apektado ng bagyo. Kaya naman nakataas sa full alert status ang Red Cross simula pa kahapon. Inabisuhan ni Gordon ang mga chapter matatamaan ng bagyo upang magsagawa ng necessary precautions o paghahanda. Partikular na sa banda ng pagbaha o paghuhunan ng lupa na may dudulot ng matinding pag-ulan. Ngayon man nagpaalala ang senador na unahin rin ng mga volunteer ang kanilang pamilya pagdating sa kanilang kaligtasan o paghahanda. Sa huling tweet ng chairman ng Philippine Red Cross, nagsimula na maghanda mga volunteer sa Olongapo, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Abra at Nueva Vizcaya. Mula dito sa Senado, Zarina Lozuegro para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Zarina Lozuegro. Samantala, preemptive evacuation sa flood-prone areas sa Cagayan umpisahan na ngayong araw dahil sa bagyong Ompong. Mula Radyo Pilipinas, Tuguegarao, may ulat si Teresa Campos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isang misa bilang prayer of deliverance ang pinangunahan ni Cagayan Governor Manuel Mamba kahapon upang hilingin ang gabay ng may kapal para sa mga Cagayano sa pagharap ng lalawigan sa isang unos na dala ng bagyong si Ompong. Ang misa na dinuluhan ng mga department heads at mga empleyado ng Kapitolyo ay isinagawa bago pa man humarap sa isang pagpupulong si Governor Mamba para sa pinal na instruction nito kaugnay ng paghahanda sa pagdating ng bagyo. Kasabay ng pagdarasal na hinihiling ni Mamba ay umiiral na rin ang prayer brigade sa social media at maging sa SMS upang sabay-sabay ang paghiling sa may kapal ng saklolo sa gitna ng pangambang susuungin ng probinsya. Samantala, ipinag-utos na rin ng punong ehekutibo na simulan na ngayong araw ang preemptive evacuation lalo na sa mga flood-prone areas sa Cagayan kung saan tinatayang 470,000 na katao ang apektado ng pag-apaw ng tubig sa mabababang barangay sa lalawigan. Mayroon ding tinatayang mahigit 200,000 katao ang naharap sa panganib ng storm surge o ang pagtaas ng daluyong sa karagatan dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Muling hinimok ni Mamba ang mamamayan na kumanlong sa matitibay na simbahan at kapilya sa mga kapitbahay na konkreto ang bahay at sa mga matatatag na instruktura. Sinabi niya ito matapos makuha ang pagsang-ayon ng Catholic Church sa pamamagitan ni Tuguegarao Archbishop Sergio Utleg upang buksan ang mga simbahan sa iba't ibang bahagi ng Cagayan at magsilbing evacuation centers ang mga ito. Manipod dito ay Tuguegarao City, Teresa Campos, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa Ilocos Sur naman ho tayo, bayan ngayong tanghali. Bayan ho ng Santa sa Ilocos Sur ay nagpatupad ho ng preemptive evacuation. Mula ho Radyo Pilipinas Ilocos Sur, may ulat si Omar Anthony Aquino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Upang matiyak sa ligtas, pagpapalaot ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat.
Mula dito sa Lalawigan ng Catanduanes, Juris Alpapara, Radyo Pilipinas. Mula Viracdaco naman tayo sa Albay, mga kapantalan sa Bicol, may mga stranded ng pasahero, Philippine Coast Guard, wala nang pinapayagang pumalaot sa karagatan dahil sa bagyong Ompong. Mula Radyo Pilipinas Albay, may ulat si June Derla. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Matapos na isilangin sa public storm signal number 1, ang kabuuan ng Bicol Region, dahilan na rin sa bagyong Ompong, maliban sa Masbate, wala na ngayong pinapayagan ng Philippine Coast Guard sa Rion na anumang uri ng sasakyang pandagat na makapalaot simula kaninang madaling araw. Ayon kay Lieutenant Commander Marlo Acevedo, tagapagsalita ng PCG, wala silang papayagang bumiyay sa dagat kahit pamaayos ang kalagayan ng panahon ngayon sa Bicol Region. Sa pinakahuling impormasyon na nakaabot sa kanyang tanggapan, mayroon na ang mga stranded na pasahero at mga sasakyan, karamihan ng pantalan, papunta sa mga islang lalawigan ng Catanduanes at Masbate, gayon din ang papunta ng Samar at Kabisayan. Sa ngayon ay wala pang aktwal na bilang na hawak ang PCG dahil sa patuloy pa ang kanilang ginagawang consolidation ayon kay Acevedo. Patuloy pa ang ginagawa nilang koordinasyon sa kanilang mga port commanders upang i-monitor ang kalagayan ng mga pantalan sa buong Bicolandia. Alis Albay, Junderla, Radyo Pilipinas. Daan-daan ho ng mga pasahero sa ilang pantalan sa bansa stranded dahil nga sa bagyong Ompong. Pamalang lungsod ho ng Maynila, handa na rin sa inaasang pananalasa ng bagyo. Mula ho sa Maynila, si Lawrence Tanhoco sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, kasamang Weng, hindi pa man nararamdaman ng mga Pilipino ang hagupit ng bagyong Ompong ay ramdam naman na agad ang epekto nito, partikular na nga sa mga biyahero dyan sa Bicol Region at Eastern Visayas. Base nilabas sa datos ng Philippine Coast Guard, umakit na sa 800 na dapat ng mga pasahero ang hindi pinayagang bumiyahe kung saan. Sa Bicol Region ay may 581 pasahero. Kabilang dyan ang ports of San Pascual na may 30 pasahero, Pasakaw, 18 pasahero, Tobacco na mayroong 116 na pasahero, Bulan Port na mayroong 45 pasahero, Pilara, mayroong 74 passengers, at Matnog na mayroong 298 passengers ang stranded. Habang Eastern Visayas naman kasamang Weng ay may 259 passengers ang stranded kung saan takop nito ang Baluarteco Port, San Isidro Port, Cubatan Port sa Northern Samar, at ang Port ng Daram sa Western Samar. Ayon kay PCG spokesperson Captain Arman Balilo, lahat ng mga sasakyang pandagat sa Central Visayas, Cebu at Bohol ay kansilado na dulot ng naturang super typhoon. Pinayuhan ng PCG ang mga maing isda na huwag munang maglayag habang nananalasa pa ang bagyong Ompong. Kaugnay niyan, kasamang Weng, nagpatupad na rin ng temporary voyage suspension para sa lahat ng sasakyang pandagat sa Zamboanga City, particular na yung mga buwabiyahe sa Zamboanga, Hulo. At dahil pa rin sa patuloy na pagsama ng panahon at kondisyon ng dagat sa Zamboanga at Basilan areas, sa kabila ng kautusan ay pinayagan naman ang mga naturang sasakyang pandagat na mag-take shelter sa mismong port area sa pamamagitan ng isang written request, subalit walang pasahero ang maaaring guwaba sa kanika nilang mga sinasakyang barko. Kansilado na rin, kasamang Weng, ang mga shipping operations naman sa Palompon Port sa Palompon, Leyte. Dahil pa rin sa Typhoon Ompong, ang mga motorbangka sa lugar ay nakaangkorahe malayo sa dock area para na rin sa kaligtasan. Samantala, kasado na ang plano ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa posibleng maapektuhan ng paparating na bagyong Ompong. Handa na ang frontline services ng lungsod, kabilang dito ang MDRRMO, Manila Department of Social Welfare, Manila Health Department, Engineering Department of Department of Public Services, MPD, DFP at mga NGOs sa inaasahang emergency na didurot ng super typhoon na si Ompong na anumang oras ay mananalasa na sa bansa. Ayon kay Mayor Joseph Erap Estrada, nahihanda na ng mga opisyal ng mga barangay city disaster management officials, Manila DSWD ang relief operations at posibleng paglikas sa mga residente na nasa peligrong lugar. Handa na rin ang mga pagkain at gamot para sa mga evacuation centers sa Baseco, Dalpan Sports Complex. Pinakilos na rin ang alkalde ang mga barangay officials na paalalahanan ang mga residente sa kanilang nasasakupan upang matiyak ang zero casualty sa lungsod kahit na may kalamidad. Gagamitin ng alternatibong evacuation center ang mga eskwelahan ng Corazon Aquino, Vicente Lim, Amario Villegas at maging ang covered court sa barangay 105 sa Maynila at sa mga health centers na may mga gamot na maaaring makuha ng mga residenteng lilikas. Una nang iniulat ni MDRMO Head Felix Abad na posibleng pumalo sa 5,000 katawang maapektuhan ng nasabing bagyo dito pa lang sa lungsod ng Maynila, kung saan ito ay ang mga residente sa Isla Puting Bato at Baseco Compound sa Tondo.
Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lorenz Sanjoco, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Lorenz Sanjoco. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Tanghali po ngayon ng Webes na tayo. Marami pang mga balitang bago at balitang totoo ang sa inyo sa pagbabalik. Tuloy po sa ating mga balita ngayong tanghali ng Webes tayo. Makikipagtulungan ang pambansang pulisya sa mga lokal na pamahalaan para sa pagresponde sa mga maapektuhan ho ng bagyo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni PNP Spokesperson Police Senior Superintendent Benigno Bong Durana na nakahanda ang iba't ibang unit ho ng pulisya gaya ho ng PNP Special Action Force, ang Highway Patrol Group at Community Relation Group para ho magbigay ng serbisyo lalo na sa mga lugar na posibleng makaranas ho ng pagbaha. Tulong po kung may mga pre-evacuation efforts yung local government units, sila po ay mag-assist din. Yung ating mga search and rescue response units like the PNP Special Action Force, yung Highway Patrol Group, Community Relations Group, ay nakaantabay din para po mabigyan ng kaukulang servisyo ang ating mga mamayan, lalo na yung ating mga kapatid doon sa mga flood-prone areas. Yan ang tinig po ni PNP Spokesperson Police Senior Superintendent Benigno Durana. Kaugnay pa rin ng bagyo, tiniyak ng militar na handa ang kanilang pwersa at mga kagamitan kaugnay ng inaasahang pananalasa ng bagyong Ompong. Sa panayam ng operasyon lokal sa Radyo Pilipinas, sinabi ni AFP Northern Luzon Command Spokesperson Major Erickson Bulosan na isinailalim sa pagsasanay ang kanilang mga tauhan bilang paghanda sa pagsagip sa mga maapektuhan ng kalamidad. Dagdang nito, naka-standby na rin ang kanilang mga kinakailangang o kakailanganing kagamitan. Mga personal po natin talagang nagsanay. Meron po silang mga kagamitan, no? Lalong-lalo na po kung mga sa clearing operation sa mga paunahing kalsada. Meron din po tayong mga rubber boats o mga rescue boats bago po nating mga military trucks. Mga individual na kagamitan po nila para sa mga kakailanganin po na pag-rescue sa mga tao, lalong-lalo na po yung mga natatrap sa mga baha. Yan ang pahayag ni AFP Northern Luzon Command Spokesperson Major Erickson Bulosan. Yung pong magatnam, tuloy ang pagpapakawala ho ng tubig, ha? Mamayang hapon. Ang mga residente ho dyan sa lugar, inalerto na ayon yan sa PAGASA si Ray Ferrer sa kanyang live report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinayuhanan ng PAGASA Weather Bureau ang publiko na iwasan ang mga river channel sa Northern Luzon dahil sa pagpapakawala ng tubig ng magatnam sa Isabela. Ayon kay Hernal de la Cruz na PAGASA Hydrometeo Hydrology Division, siyam na mga bayan sa lalawigan ng Isabela ang direktang maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig simula mamayang alas 2 ng hapon. Ito ay ang mga bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Kabatuan, Luna, Reyna, Mercedes, Burgos, Naguilian at Gamo. Ang pagbabawas ng tubig sa dam ay dahil sa inaasahang pagbagsak ng malaking volume ng tubig ulan dala ng bagyong Ompong. Bahagi din ito ng preemptive misyon ng pamahalaan para mabawasan ang nakaimbak na tubig sa dam bago pa man dumating ang malakas na ulan. Base sa pinakauling water elevation ng magatnam kaninang umaga, nasa 189.20 meters na ang level ng tubig mula sa spilling level ito na 190 meters. Bukod sa magatnam, pinapantayan din ng PAGASA ang Angat at San Roque dams sa Northern Luzon. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Maraming salamat, Ray Ferrer. Sa ibang pangunahing balita, isang general ang posibleng pumalit kay Jason Aquino bilang administrator ng National Food Authority o NFA. Si Alvin Baltazar sa kanyang ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isang general mula sa Armed Forces of the Philippines ang napipisil ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipwesto sa National Food Authority kapalit ni Jason Aquino. Pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, inihintay na lamang ng Pangulo ang pagre-retiro sa serbisyo ng hindi binanggit na pagkakakilanlaan ng military general. Buwanaan ni Roque ang binilang ng nasabing impormasyon hinggil sa posibilidad na pagupo ng hindi pinangalan ng military official sa NFA. Ganunpaman, tumanggi ang palace spokesman na kumpirmahin kung si AFP Chief of Staff Carlito Galvez ba ang tinutukoy nito na malapit na ring magretiro sa serbisyo. Sinabi ni Roque na ang katapatan at disiplina ng mga opisyal na sundalo at pulis ang isa sa tinitingnan ng Pangulo sa pagkuha ng mga itinatalaga sa iba't ibang pwesto sa gobyerno. Maliban sa kakilala at nakatrabaho niya ang mga ito na karamihan ay mula sa Task Force Davao.
Mula sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Salamat sa iyo, Alvin Baltasar. Iniyayag po ni Isabela 1st District Representative Rodolfo Albano na hindi na kailangang umaksyon pa ang Kongreso hinggil ho sa pagbuwag ng National Food Authority o yung NFA Council. Sa panayam ng programang Agenda ng Bayan sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Albano na may kapangyarihan naman ang Pangulo ng Bansa na buwagin ang NFA Council na anya'y walang planning at data. Unang sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang i-abolish ang naturang lupon dahil sa hindi maresolbang issue sa bigas. Tagal na dapat yung abolish yan. Sa akin, kung ano yun, yung presidente, may kapangyarihan na i-abolish yan. I-abolish na yan kasi wala na, failure na talaga yan. Walang planning eh. Sabi ko nga dati pa, walang data kasi ang NFA na yan. Hindi na kailangan na Act of Congress pa na i-abolish yan. Yan ang bahagi ng panayam kay Isabela 1st District Representative Rodolfo Albano. Balita pa rin kaugnay sa supply ng bigas, nagsimula na mag-operate ang Philippine National Police o PNP laban sa rice hoarders sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Si Leo Sarne sa buong ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, pinaigting na nila ang kanilang intelligence monitoring sa mga negosyanteng nagtatago ng bigas na lumilikha ng artipisyal na kakulangan ng supply. Sinabi ni Albayalde na nakikipag-ugnayan ng PNP sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at sa National Food Authority para sa isinasagawang mga operasyon laban sa mga rice hoarders. Nitong nakalipas na linggo lang anya, isang bodega na punong-puno ng sakong smuggled rice mula sa China ang na-recover ng PNP at Bureau of Customs sa Bulacan. Naniniwala si PNP Chief na itinatago sa mga bodega ang bigas at ilalabas lang ito kapag mataas na ang presyo. Kaya naman kung kakailanganin anyang magpalabas sila ng search warrant sa pamamagitan ng PNP-CIDG, lamang mahalungkat ang mga bodega na mga pinaghihinala ang mga rice hoarders. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Leo Sarne. Ito naman ang Makabayan Block sa Kamara ho ay pinangangambahan ang implikasyon ng ilalabas raw na executive order kontra sa inflation. Mula ho sa Kamara, pag-ulat live si Marian Bastasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga miyembro ng Makabayan Block sa Kamara sa posibleng implikasyon ng inihahandang executive order ng Pangulong Duterte kontra sa epekto ng inflation. Katwira ng progresibong grupo, baka humantong ito sa pagdepende na ng bansa sa pag-aangkat ng mga produkto para lang mapababa ang presyo ng mga bilihin. Bagay na hindi naman anya makatutulong para sa mga lokal na magsasaka at producers. Hiling nila isaalang-alang din sa solusyon ng mga local na producers na hindi sila mapag-iwanan sa pagpasok ng iba't ibang agri-import products sa bansa. Sa patuloy namang pagsirit sa presyo ng bigas ay hininok ni Congressman Ariel Casilao si Pangulong Duterte na ikonsidera ang pagtatakda ng price ceiling upang makontrol ang presyo ng bigas sa pamilihan. Sa istyo nito ay itakda sa 38 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na pabor para sa mga consumer at hindi rin naman umalulugi sa mga rice traders. Sa pagtatakda nito, hindi na rin umano kailangan pa ng Pangulo na magdeklara ng state of calamity. Samantalahin na rin umano ngayon ang pamahalaan ng anihan para suportahan ang palay ng mga magsasaka na posible pang makatulong upang bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, inlulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI ang isang programa na layong matulungan ang mga mamimili laban sa mataas na presyo ng mga bilihin. Sa panayam ng programang Tutok Erwin Tulfo sa Radyo Pilipinas, sinabi ni DTI Undersecretary Ruth Castelo na maglalagay ang ahensya ng tulong sa Bayan Consumer Outlet kung saan ibinebenta ang mga produkto sa murang halaga. Bilang tulong sa consumers natin para maipababa yung presyo ng basic naman na bilihin nila, meron po kami tulong sa Bayan Consumer Outlets na inalagay para po mabili nila yung mga goods na ito na mababang presyo. Ang magtitinda po yung mga producers. Later on, pag perfect na natin, pwede na pong ituloy-tuloy. Si DTI Undersecretary Ruth Castelo. Iniyahayag po ni Senadora Grace Poe na kailangan ng iba yung pag-iingat sa pagkonsidera sa bawat provision ng isinusulong ng Administrasyon na Trabaho Bill o ang Train 2. Ang detalye mula ho kay Jojo Ismael. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naniniwala si Senadora Grace Poe na kailangan umano ng Kongreso ang iba yung pag-iingat sa pagkonsidera ng mga provision sa isinusulong ng Malacañang na Train 2 o ang Tax Reform for Attracting Better and High Quality Operations o Trabaho Bill.
Sa panayam kay Po, kanyang tuwirang sinabi na karamihan sa kanilang mga senador ay nababahala tungkol sa implementasyon ng Train 2, ang pangalawang bugso ng Comprehensive Tax Reform Program ng Administrasyon Duterte. Ganun pa man, aminado ang senadora na trabaho nila na basahin ang mga provisyon at kung kinakailangan sila mag-i-introduce ng mga amyenda o tuwirang tututulan ito. Mahalaga o manong madetermina kung ang hakbangan ay totoong makabubuti sa ekonomiya o kay lalo magpapaluba sa kasalukuyang antas ng inflation at sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Noong Lunes, pinagtibay na sa Kamara ng Representante sa ikatlo't panghuling pagbasa ang nasabing trabaho bill na naglalay mapalakas ang fiscal incentives para sa banyaga at lokal na mga negosyo sa bansa. Mula rito sa Senado, Lord Ismael, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Sa ibang pangunahing balita, bumaba ang joblessness rate sa Pilipinong adults batay sa survey ng Social Weather Station o SWS para sa second quarter ng 2018. Ginawa ang survey mula June 27 hanggang 30 sa 1,200 respondents kung saan lumitaw na very high ang net optimism ng mga Pilipino kaugnay sa job availability. Lumitaw sa survey na 19.7% ng respondents o 8.6 million na Pilipino ang walang trabaho. Mas mababa ito ng 4.2 points kumpara sa 23.9% o 10.9 million na Pilipino na walang trabaho na naitala sa March 2018 survey. Ang naitalang joblessness rate ay binubuo ng 9.5% na voluntaryong umalis sa dating trabaho, 6.8% na nawala ng trabaho at 3.4% ang mga naghanap pa lamang ng trabaho. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Bayan, alas 12:48 na ng tanghali. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa superbilis ng pag-issue ng lahat ng regulatory approvals na kailangan para ho ma-launch natin ngayong araw ang Overseas Filipino Bank. Isa sa mga pangako ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ang pagtatayo ng bangko para sa mga overseas Filipino workers. Mga kababayan ko, I made simple promises during the election. But I would just like to remind you that I kept my campaign very simple. I am very happy that mukhang naibigay ko sa inyo. Nitong January 18, 2018, nasaksihan na ng mga itinuturing na bagong bayani ng ating bayan ang katuparan ng pangako ng ating mahal na Pangulo. Pinangunahan ni Pangulong Duterte kasama sina Land Bank President and CEO Alex Buenaventura at iba pang cabinet officials. Ang opisyal na pagbubukas ng Overseas Filipino Bank o ang OF Bank na matatagpuan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ipinaliwanag ni OF Bank Chairman Alex Buenaventura ang magiging papel ng bangko para sa mga OFW. Ang Overseas Filipino Bank po ay nag-develop ng 15 produkto at serbisyo na atin pong tailor fit sa mga pangangailangan pambangko ng mga overseas Filipinos. Inisa-isa rin niya ang mga produkto at serbisyo ng OF Bank. OF Bank lang po ang bangko sa Pilipinas na maraming savings, loans, investments at payments, products at services para sa mga overseas Pilipinos. Iisyong bumulaga sa sambayanan. Kontrobersiyang na alarma ang pamahalaan. There was nothing illegal in the said contract. The transaction was between TOT and PTB4. Lahat ng panig pinakikinggan. M. Radyo Pilipinas News Nationwide. Diretso muna tayo sa iba pang balita ngayong umaga. Ang pagtitipon ng mga sumusuporta kay Pangulong Rodrigo Duterte, pinangunahan ni Communications Secretary Martin Antanar. Live sa balita na yan, Ariel Fernandez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Wayne, katatapos lamang ang programa na sinakatuparan dito sa Cunitas Rodome sa Pasay City. Matapos na ilunsad din ang sulong, ang pag-unlab movement. At ito ay pinangunahan ni PCOO Secretary Martin Andanar
at panunumpa rin ng mga kasama ng naturang sunong ang pag-undad. Kabilang na rito ang kanilang pagpapakita rin ng suporta ay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa bahagi ng South Department sa Manila, Ariel Fernandez para sa Radyo Pilipinas. Salamat Ariel Fernandez. Sa ibang tampok na balita, iginiit ni AFP Chief of Staff General Carlito Galvez Jr. na hindi dapat na pagdudahan ng publiko ang katapatan ng militar. Si Leo Sarne sa mga detalye. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Walang dapat pagdudahan ng publiko sa katapatan ng militar. Ito ang iginiit General Carlito Galvez Jr. kasunod ng pagbubunyag ng Pangulo na may mga sundalong nagpakalbo bilang senyales ng kanilang pagtutol sa kanyang administrasyon. Muling tiniyak ang buong militar at nananatiling tapat sa konstitusyon at sa duly constituted authorities ang 145,000 sundalo ng AFP. Sinabi ni Galvez na hindi papatulan ng mga sundalo ang anumang tangkang pagwatak-watakin ang AFP. Hindi lang anya dahil sa kaporosahang kakaharapin ng mga susuway sa chain of command sa ilalim ng military justice system, kundi dahil sa katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Hindi daw maaring gumawa ho ng anumang pagbabago sa isang amnesty grant ang Pangulo nang walang pagsang-ayon naman ng Kongreso. Ayon naman yan kay Juan Ang Edukasyon Party List Representative Salvador Belaro. Live mula camera, magulat si Rene Tichango. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ito ang naging paniniwala ni Juan Ang Edukasyon Party List Congressman Salvador Belaro na hindi maaring gumawa ng pagbabago sa isang amnesty grant ang Pangulo nang walang consent ang Kongreso. Ginawa ni Bilar ang payag kasunod ng patuloy na usapin sa amnesty grant at pinagkaroon kay Senator Antonio Trillanes noong panahon ng Aquino administration. Sinabi ni Bilar na pinalabas na amnestiya kay Trillanes ay sinangayunan ng Kongreso. Dagdag parang pagkilisono na kung may mga nagbago sa mga kondisyon at mga detalye ng amnestiya na rapat lamang na kunin ang basbas ng Kongreso. Mula sa Kamara, Rene Tichango, Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Rene Tichango. Sa iba pang balita, Department of Tourism humarap na sa budget hearing sa Senado. Live mula sa Senado, mag-uulat si Zarina Luzuegro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sumalang na sa budget hearing ang Department of Tourism dito sa Senado. Pinangunahan ito ni Tourism Secretary Bernadette Puyat. May 3 bilyong piso ang panukuha ng budget ng ahensya sa 2019. Sa kanilang presentation, nanatiling maganda ang turismo ng bansa sa unang 7 buwan sa kabila ng rehabilitasyon sa Boracay na isa sa tourist destination sa bansa. Nakapagdala ng 4.3 million foreign visitors mula January hanggang July ang ahensya. Sa kabila naman ng kapansin-pansin na pagbaba ng tourist growth rate sa buwan ng Mayo, habang 96.7 million naman sa domestic tourism, nagpas ito sa target ng DOT na mahigit 80 million sa 2022. Ipinagmalaki naman ni Puyat na on track ang ahensya sa pagbubukas ng Boracay matapos ang rehabilitasyon. Sa October 26, tuloy na ang phase 1 o soft opening ito, habang December 2019 naman ang phase 3 o completion ng rehabilitation. Sa kabila nito, pinasusumite ng mga mambabatas ang bilang ng carrying capacity sa Boracay bago ito pumasok sa rehabilitasyon upang mabalanse ang pagtatalaga ng bilang nito sa pagbubukas. Nananatili namang number one market ng Pilipinas ang South Korea, kasunod ng China, USA, Japan, Australia at iba pa. Mula dito sa Senado, Zarina Luzuegro para sa Radyo Pilipinas. Salamat ta, Zarina Luzuegro. Sports na tayo! Radyo Pilipinas Sports! Sama natin ang medyo nag meron ng hugot ha. Si John Mogol, John. Magandang tanghali, Weng at Raisa. Makalipas ang 36 na taon, matagal-tagal po ano, muling nagkampiyon ang UP Lady Maroons. Tinalo ng Lady Maroons ang FEU Lady Tamaraws 25-20, 25-18, 23-25, 20-25 at 15-13 sa Game 2 para kunin ang Premier Volleyball League Collegiate Conference Championship kahapon po yan sa San Juan Arena. Kinailangan pa ng UP na bumangon 7-13 na pagkakabaon sa huling set para kunin ang kanilang unang major title sa volleyball mula nang mapanalunan nila ang UAAP Championship noon pang 1982. Nagtala ng 22 points para sa UP si League MVP Isa Molde.
Samantala, kampiyon naman sa men's division ang NU Bulldogs nang payukuin nila ang UST Growling Tigers 25-21, 25-18 at 25-14. At eto, Wenga Trice, alam nyo ba na sa halip na gamitin para sa sarili at sa pamilya yung mahigit 13 million pesos na cash incentives ay idodonate ito ng tatlong Pinay golfers sa National Golf Association of the Philippines. Sa inilabas na pahayag ng NGAP, sinabi nitong napagdesisyonan ni Nayuka Sasso, Bianca Pagdanganan at Lois K. Go na ibigay sa National Golf Body ang lahat ng kanilang cash incentives para mapanatili yung kanilang amateur status. Mawawala rin ang kanilang oportunidad na irepresenta ang Pilipinas sa iba pang international tournament kung tatanggapin nila ang pera. Kabilang ang tatlong gold medalist sa mga atletang dumalo sa awarding ceremony kahapon sa Malacañang kung saan ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mga cash incentives na nakasaad sa Republic Act 10699 o yung National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Sa kabuuan naman, 9.3 million pesos sana ang makukuha ni Sasso, 2.5 million kay Pagdanganan at 2 million pesos kay Go. Gagamitin ngayon ng NGAP ang pera para sa kanilang golf development program. Sabi ni Sasso, wala siyang panghinayang sa kanyang naging desisyon. Aniya, hindi niya inisip yung maiuuwing cash incentive nang maglaro siya para sa Pilipinas sa 2018 Asian Games. Yan po ang ating sports balita mula sa Radyo Pilipinas 2. Ako si John Magol. Maraming salamat sa iyo, ha? John Magol. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ito, sa balitang negosyo, isa ho sa pinakamalaking business processing process outsourcing o BPO company sa bansa, nagbukas ho ng 19 na opisina sa bansa. Magulat live mula ho sa Philippine News Agency, si Chris Crismundo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Binuksan nga ng French Business Process Outsourcing o BPO company na Teleperformance ang 19 na opisina nito sa Pilipinas. Formal nga ang inilunsad ng Teleperformance ang bagong opisina nito sa Vertis North Quezon City na balak mag-hire ng nasa 3,000 employees. Ayon kay Teleperformance Philippines Managing Director Trey Discoat, upas rin silang tumanggap ng mga graduates ng K-12 program. Ani Coats, mas nakatulong ang K-12 program sa BPO industry dahil mas naihahanda nito ang mga kabataan sa pagpasok sa industriya. Dagdag ni Coats, positibo pa rin ang kumpanya na mag-expand ng negosyo sa Pilipinas. Mula Makati, CP3, Chris Mundo ng PNA para sa Radyo Pilipinas. Maraming salamat Chris Crismundo ng Philippine News Agency. Sa business news pa rin, umaasa ang Pilipinas ng mas malawak na exposure sa gaganaping China International Import Expo na mula November 5 hanggang 10 sa Shanghai, China. Ito ay kasunod ng China ASEAN Expo na gaganapin sa Guangxi, China mula September 12 hanggang 15 ng taong ito. Si Josette Olivera sa ulat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayon kay Trade Undersecretary Nora Tirado, para sa 40 hanggang 60 exhibitors lamang ang magkakasya sa espasyong ibinigay sa Pilipinas, samantalang 150 ang interesadong sumali sa China International Import Expo sa November 5 to 10 sa Shanghai, China. Bagamat ipinagbigay alam sa mga interesadong sumali na maaari silang magbayad hanggang katapusan ng Hunyo, sinabi ni Tirado na napag-alaman nitong Pebrero pa lamang ay bayad na ang ibang mga bansa. Ang event na ang punong abala ay ang Ministry of China ay naglalayong mapalakas ang ugnayang kalakalan ng China sa ibang mga bansa sa daigdig. Samantala, umaasa naman ang mga negosyante ng mas malawak na espasyo na maibibigay ng China International Import Expo sa darating na Nobyembre na gaganapin sa National Exhibition and Convention Center, Shanghai, China. Ito ay ayon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus Francis Chua. Anya, umaasa silang mapagtanto ng China ang malaking potensyal sa kalakalan sa Pilipinas. Kasunod ng partisipasyon sa September 12-15, 2018, 15th China ASEAN Expo sa Nanning International Convention and Exhibition Center sa Guangxi, China. Ito ay inaasang magkakaroon ng $26 million export sales. Ang naturang international business event o ang 15th China ASEAN Expo ay
Naglalayong mapalakas ng China ang trade relations nito sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Mula Department of Trade and Industry, Josette Olivera, Radyo Pilipinas. Maraming salamat na Josette Olivera. Sa ibayong dagat o nilagdaan ni iwas President Donald Trump ang isang executive order na naglalayo hong paitingin ang election security na magpapataw ng parusa laban ho sa mga dayuhang bansa na magtatangkang makialam sa U.S. political process. Yan eh, sa gitna ho ng mga aligasyon ng pakikialam ng Russia sa 2016 presidential elections. Ang order na inilabas 2 buwan na bago ang congressional elections sa November 6 ay binitikos ng mga mambabatas mula sa Republican and Democratic parties dahil huli na itong ilabas ang kautusan na inagdaan ni Trump behind closed doors at walang presensya ng media na hindi pangkaraniwang nangyayari. Ayon kay U.S. National Security Advisor John Bolton, kabilang sa sanctions, ang pag-freeze ng assets, pagbabawal sa foreign exchange transactions, paglimita sa pag-access sa financial institutions, at pagbawal sa mga mamamayan ng Amerika na mamuhunan sa mga sangkot na kumpanya. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pilipinas, yan ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong tanghali ng Webes, September 13 na tayo, 2018. Live po tayo, napanood rin sa Facebook pages ng Presidential Communications Operations Office ng Philippine News Agency, ganoon din ng Radio TV Malacanang at ng Radyo Pilipinas. Live mula pa rin dito sa Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Kami po yung mga naging tagahatid balita. Ako si Weng De La Peña. At ako po si Raisa Puno Diaz. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.